Market is down by 55 points or 0.8%. PSE natin, wait and see pa rin. Hello mga titos and titas, welcome to Tito Vlogs. Today po, Market Summary Friday edition, weekend tayo, weekly wrap pala to. Silipin natin yung mga weekly closing ha, especially yung PSE natin. At syempre, kasama dyan yung Globe, ACEN, MONDE, Converge at yung TECHW. Let's have a short prayer po bago tayo magsimula. Dear Lord, we praise and glorify you for your faithfulness and provision. We ask you to bless us and guide us as we journey in this chaotic world of the stock market. All this we ask in Jesus' name. Amen, amen, amen. Mga titos and titas, baka po naligaw lang kayo dito sa ating channel. Ito pong Tito Vlogs ay tambayan po ito tungkol sa stock market, yung ating 14 years of experience sa pagta-trade ho dito sa PSE, yung mga pains and gains, nakagawa tayo ng mga Tito Moves. Yan. Kaya kung naghahanap kayo ng katambay, tambayan sa stock market, welcome na welcome po kayo. Click nyo ho yung subscribe button at isama po ninyo yung all sa notification bell dahil tuwing Monday to Friday, live po ang tambayan natin, 9:30 to 10:30 a.m. ho. Pwede nyo pasilip yung mga stocks na minamanok po ninyo. Yan. Pagka nagustuhan tong video natin, pwede rin pong pindutin yung like button. Ipasok natin yung market. Down tayo 55 points, halos lahat ng sector pulang-pula. Pero maliit lang naman yung 55 points ha. Yung financial sector lang ang green natin mga titos and titas. Value turnover, ba malaki to, 13 billion. Baka may cross, may malaki na namang nangyari dito. Black sale 1.6, crosses 1.5, ba malaking value turnover natin ngayon ha. Lately medyo masigla yung value turnover ng market natin. Mukhang may mga naglalabas-masok, mukhang may mga nagpapalitan. Parang ganyan ang interpretation dyan. Hindi gumagalaw yung market pero may volume. Mukhang may nagpapalitan dito sa level na to ng index. No? Ibig sabihin, may mga lumalabas, may mga pumapasok. Ngayon, what is next? Eh, syempre, kung magaling yung mga pumasok, eh gaganon nila yan. Tutulak nila yan. Ha? Ang gainers natin, 74. Ang losers po natin ay 119. Ang mga foreigners, malaki ang nilabas. O yun, lumabas sila ngayon. Ba, parang first time ulit natin nakita to. 812 million worth of shares po ang nilabas ng mga foreigners. Hindi ko lang alam kung saan company ho. Bulk, ang galing yung 812 million. Pasok natin mga balita bago natin silipin yung chart. Galing po sa Business World, Moody's downgrades Philippine growth forecast. O yun. Pangalawa na ba to na nag-growth forecast downgrade sa atin? Moody's Investor Service once again. Oh, kaya pala, sabi ko parang pangalawang beses na. Cut its economic forecast for the Philippines to 4.8% this year, citing the impact of stricter lockdowns and the sluggish vaccine rollout on recovery. Another resurgence in cases led to the reimposition of ECQ in August, weighing on the outlook for growth in the third quarter of 2021 and delaying the normalization of economic activity further. Sabi po ng Moody's yan. Ito naman, expected na yan. Na-downgrade din talaga tayo, di ba? So, machakit man, yan ang pinaglalaban naman din, no? Nung mga economic managers natin, even si Tito Carl Chua, no? Kahit last year pa ayaw niya ng lockdown . Kasi syempre yung economy magsasuffer in the long run, no? Parang kasi pag tinignan mo nga naman siya in the long run, siguro baka mas machakit yung impact sa economy, but we don't know, we're not an economist naman, pero sa standpoint ng mga ekonomista hanggat maaari nga hindi sana nag-lockdown. Yun nga, kita nyo kahit naman naka-lockdown pumasok pa rin yung Delta. Kahit na naka-lockdown, dumami pa rin dahil nandito yung Delta, no? Siguro nabawasan, siguro at least may mga na-prevent tayo because of the lockdown. But siguro nga yun ay hindi na ngayon ang ultimate solution, di ba? After kasi more than a year na naka-lockdown, talagang hilahod
Oo, hindi durug eh. Hilahod na talaga. Mga titos and titas, yung economy natin. Eh, yung impact niyan, medyo machakit, no? Tapos ngayon, may mga naririnig na nga tayo ng mga calls from our leaders na yung iba sinasabi. Eh, economic team, no? Si Tito Sunny Dominguez, well, isang araw, ang balita natin eh, we have to live with the virus. We have to live with the virus, no? And paano gagawin yon? So, siguro kailangan maging task ng health department or ng information department ng ating country na turuan yung mga tao kahit na alam na nila. Matindi, no? Kailangan panturuan. Eh, kasi mga titigas talaga ulo natin, eh, no? Kailangan panturuan kahit alam na yung gagawin. Mas iwas, hugas, palakasin yung immune system, iba, inom ng tubig, wag magpupuyat, okay, wag mo na magkikripto. Pupuyat tayo dyan. De, kidding aside ng mga titos and titas, kailangan ay magsisimula sa sarili natin, alagaan yung sarili, at yung mga nasa paligid natin, yung family, no? Paalalahanan yung mga anak. Oh, anak, oh, minum ka na ba tubig? Oh, anak, wag magpupuyat. Oh, di ba? Yun po eh. Eventually, kasi, imagine mo eh, kung given na, yes, mabagal yung rollout. Yes, tama, totoo naman, mabagal naman talaga yung rollout ng vaccine. Eh, kung hindi bumilis, 2 taon, kaya natin, naka-CQ pa rin tayo, 2 years from now. Kawawa yung mga negosyo at yung mga empleyado. Yun ang kaduluduluhan nito. Next balita, galing sa inquirer.net, Delta outbreak seen to slow PH recovery. The recent revert to stringent lockdowns to contain COVID-19's more infectious Delta strain will slow the Philippines economic recovery and possibly result in below target growth this year, sabi ng think tank yan. Oh, yun ha. Parang kino-confirm lang nito yung ginawa ng nag-usap ba ito mga ito? Japan Center for Economic Research at saka to Buddhist. Dinowngrade tayo, tapos sabay sabi ng think tank, slow recovery. So, given na po yan, given na, no? Kaya tayo, when we look at the macro ng ating economy and the PSE, naniniwala na ngayon tayo doon sa noong nga sabi ni Jasa, tandang-tanda ko to, 4th quarter 2022 ang recovery natin. Ngayon, may mga forecast na 4th quarter 2023. So mga 2 taon pa tayong gaganyan-ganyan-ganyan. So ano magiging lagay ng index natin pag ganyan-ganyan, silipin natin mamaya. Next! Digital shift to strengthen post-COVID PH recovery, sabi po ng BSP Chief si Tito Ben Jokno. Manila, Philippines. The Banko Sentral ng Pilipinas will continue to promoting the digitalization of financial products and services in the Philippines as part of its broader effort to foster a resilient post-COVID-19 economy. Sabi po yan ni Tito Ben. Governor Benjamin Jokno said this policy will usher in a post-COVID-19 economy that is stronger, more technologically advanced, and more inclusive than ever before, mga titos and titas, no? So yan ang yan, kaya ako believe na believe din tayo kay Tito Ben Jokno, eh, no? Talagang yung support niya sa digitalization nandyan. But siyempre yung fintech, no, BSP is just one, no, component nung pagdi-digitalize natin, eh. 'Di ba? Sino kasama diyan? Kasi nga fintech, eh. So sila yung financial side, may technology side dapat. So yun, probably the DICT, 'di ba? Sino ba nagre-regulate ng telecoms? DICT ba? Oh, 'di ba? Eh, kailangan yung roll out ng mga, 'di ba, cellular thingy, 'di ba, yung internet natin, eh, ayusin. 'Di ba, gusto na kahit digital, kahit sabihin ng BSP, oh sige. Lahat tayo dapat by 2022 o 2023, ha? Ay kailangan na sa mobile phone na kayo magbabayad. You use your mobile phone, you download this app, etc. Kahit ganyan sabihin ng BSP yun, eh paano sasabihin ng mga nasa probinsya? Eh, gob. Alaho kami signal, eh. Eh paano na nga? 'Di ba? So this should work hand in hand, mga titos and titas. Pero good thing na uuna yung finance department natin, no? Yung BSP natin, kasi hindi mangyayari mga fintech digitalization kung ayaw nila. So good news na po 'yan, ha, mga titos and titas. Kaya ipasok na natin ang ating PSE natin. Nag-aantay ng catalyst.
Antay ng catalyst talaga to. So medyo nakabingit tayo. Para sa akin 50-50 pa rin kung aakyat or bababa. Medyo nandun na tayo kasi malapit na tayo dun sa resistance natin, and yung upside natin is will be limited sa, I think 7.2, mamaya pakita natin dun sa unang syempre dito sa 7,068 nauntog na nga. Syempre kung sakasakaling mabibreak yan, may uuntugan na naman na resistance eh. So yung maraming resistance to the upside yung index natin. Kaya siguro bumubuelo ng matindi. Ngayon, marami din naman support, 'di ba? Pagka bumaba tayo, lahat po ng linya na 'yan hanggang dito sa kulay green, support 'yan. Pati itong yellow na 'to, support 'yan. So if ever si PSE natin naisipang gumanyan, ede goods. Kung maisipan naman ganito, 'di ba? As long as hindi binebreak yung yellow na 'yan, goods na rin tayo. Goods na rin tayo diyan. Kasi nga yung economy hindi pa ayos eh, di ba? So sa weekly chart, ito yung sinasabi natin na pwedeng untugan, week on week 7221, no? Ito macro, no, mga tito sa Pinas. Pag ako tumitingin ng macro, I look at the weekly chart. I look at the MACD. So ito po 'yon, no. Nung sinabi natin, actually simula pa lang dito, nung nag-cross pa lang dito to, tong MACD na to. So yan. Bullish na yan eh. So, kasi weekly yan eh. Nakita nyo ho, no, yumuko din siya pero nagre-register na siya ng higher high, higher lows pala ng MACD. So may trend line tayo na MACD pataas. So yan po. No? So itong ganitong datingan ng MACD, ay, teka, especially pag sa weekly mo nakita, this signifies as really a slow move. Kasi bakit? Ang gagawin po kasi niyan, up, down, up, down. Hindi yan parang ganitong up kagad, di ba? Tapos isang malalim na down. So, baka ganyan, ganyan. So, it aligns also dun sa recovery ng economy natin, which will be slow. Yan po. PSE natin. Pasok natin yung globe. Naintindihan ba? Nakagets ba ng macro, ha? So, sana napindot po yung like. Si globe po, this week, weekly na muna to. Nasa weekly chart tayo. Ganda ng performance ni globe. Nag-register na naman ng new high si Globe. Nag-break tayo dun sa kanyang high 3 weeks ago. And dun tayo nag-close. Dun tayo nag-close. So, nauntog pa rin. 3,000. Sakto, sinakto pa 3,000. Talaga naman. Ano? Hanap tayo ng support. Daily chart natin. Tignan nyo po. No? Nung una, pagkaginanyan mo, nung hindi mo nakikita yung taas, parang wow, ang mahal na ng Globe. Parang parabolic. Nung medyo binaba mo ng konti, parang oh, yung ganda ng console rito. Ngayon, consolidating na naman. Let's see kung hindi pa natin nire-retest yung yellow and red. Let's see kung magre-retest. But ultimately, ang gusto nating i-highlight dito, may support tayong nakita rito. Yan po sa area na yan, yung 2650 area. Naging support natin siya. Oh. Diyan po nag-consolidate ng matagal. So if ever, pero most likely, baka ganito na maging trend nito. Eh, ba't ganito? Hindi yan. Ito. Yan. So, baka maganyan na maging trend. Medyo steep po yan, ha? Medyo steep yung ganyang trend. Kung ibabababa niya ng konti. Wala kasing tatlo. Pag binaba ng konti, dito na tayo huhugot, eh. Medyo steep yung kanyang trend, no? So, pero let's see. Baka ngayon lang mukhang steep yan dahil bago pa lang. Pero hindi. Diretso ka ba? Baka kasi pagka in the long run, 45 degrees lang. Medyo normal na trend. Yan po si Globe. Next, ACEN. Ito, another Ayala company. Ano performance sa weekly? O, maya silipin natin. Sa daily, yun nga, as expected, babagal. Diba? Kasi lalo na nung naging blue chip. So far, maganda naman. Uptrend pa rin siya. RSI natin, cooling down. Yun, nauntog na tayo sa RSI. Cooling down tayo. So, kaya red po. Red ang candle natin. Expect a correction just in case magko-correct ito. May head and shoulders tayo. In-explain na yung mga previous vlog natin. Ang target ng para mga nasa 11. In case magko-correct, we can expect a support. Strongest is the blue. Yan. Hindi, itong trend ba natin? Ano ba ang ginawa natin simula nung nag-break ito? Ah, so yan po. Yellow, di ba?
So aangat po yan. Siyempre pwede umangat. Pagka bumaba po, okay, pag bumaba, pwedeng ire-retest naman itong red. Okay, so tatalbog dun sa red, aakyat na naman, ang ire-retest itong blue. Kasi pag ganyan yung blue. So pataas ng pataas. Yan po ay na-explain natin dun sa webinar natin. Dun sa, nasa TitoVlogs.tv yun, ano, yung recorded webinar na gaganapin natin sa September 25. Ito po yan, mga titos at titas. No? So, in-explain natin yung mga functions ng mga MAs, mga moving averages. So, if you want to join us on September 25, you can get your copy nitong webinar sa titovlogs.tv, mga titos at titas. And on the 25th, September 25, ay Q&A tayo. Live Q&A yon. So, pwede kayo magtanong sa atin kung medyo malabo pa at hindi nyo pa masyado naiintindihan, at pwede rin kayong may mga examples tayo. So para mas mapaliwanag po, no? So basically, makukuha nyo po yung advance copy, no? Nung ating webinar sa TitoVlogs.tv. Pag nag-login po kayo dyan, nag-register kayo, we'll give you access dun sa advance copy. And then we'll send you also the Zoom link for the Saturday, for September 25's Q&A. So kita-kits po tayo September 25. Yan, para sa ating practical charting. At yan yung mga topics po na pag-uusapan natin doon. Ito na. Next, after ni ACEN, MONDE. So yung rise nitong mga lately, no, to magaganda yung mga malalaki tinalbog. Lalaki inakyat eh. I will not be surprised if magko-correct tayo given na yung index natin. Pag nauntog somewhere yung index natin, di ba? Teka muna. Ito na pala. Yung MONDE. Nauntog sa, for example, nauntog dun sa pink line sa 200 MA ng weekly natin. So, ito pong MONDE. Breakout, triangle, target. Ito nga yung target natin dito. Mahihit na ba natin? Parang 20 ata ang tina-target natin dito eh. Kung dito kukunin na yung triangle. Pwede rin kasi dito eh. Pwede rin po yan, ano. Kasi nandyan naman yung kabilang dulo ng triangle. Let's say yan ang kinuha ko. More or less 2062 area. So more or less mga nasa 20 pesos. Malapit-lapit na. And malayo na rin yung EMA. Ayan po, malayo na rin yung yellow line. In-explain din natin ano kahalagahan yan. So kasama doon sa topic sa how to find a good setup yung EMA na yan, ha? So yan ang magiging support natin kung sakasakali magko-correct tayo si MONDE. CNVRG, Converge. Lakas din ito. Tuloy-tuloy. Hindi niya tinatouch yung EMA niya. Oh. So, may ugali siyang ganun eh. Hindi tinikitan yung EMA. Iniwan lang ng iniwan eh. Oh. Konso lang siya lagi ng ilang araw. Konso. Bomba. Konso. Bomba. Konso ulit. Yan. Konso. Bomba na naman. So, magko-konso ulit tayo dito. So most likely we'll see a consolidation. Ilang araw to? Mga 7 araw siguro, mga 7 araw ba? Bilang kandila ba to? 1 2 3 4 5 6. 6 to 7 candles konso. Ito rin, no? 1 2 3 4 5 6 7 8 to 9. Yeah, so may isa 8, isa 7. So mga more or less mga less than 2 weeks baka magkonso si MONDE tuloy si Converge. And then let's see kung bobomba pa siya ulit, ha. Kung may lakas pa siya para bumomba, nagmukhang magku-cool down ng konti na sandali yung kanyang RSI. Last na po natin, TECHW. Kala ko tuloy TITCHW to eh. TECHW, isa sa bumubuelo to, ha. Parang may sariling galaw tong TECHW, ha, mga titos and titas. Pero tignan niyo lang din po ito, ha, sa short term. Baka kasi teka muna eh, parang nag-breakout pa yata. Ah. Parang nag-breakout pa yata dun sa downtrend niya. Tingnan niyo po kung tutuloy yan, yung downtrend. Kasi mukhang nag-breakout dun sa triangle eh. Oo nga, no? So letter U yan. Ang magiging resistance na po niyan, ito.
yung 193. Yan. Kasi kung nag-break siya dyan, teka, sukati natin. Ha? Break ng triangle. So, usually, hindi. Ang target price ng breakout, 232 na pala. Ayun, 232. Ay, kung dito ko kukunin, mas maliit. So, pag conservative ka, ayan, nag-breakout. Halos dun din. Nasa 2 plus area, no? Pero, kailangan munang tumuloy. Kasi, ito hindi pa yan conclusive, eh. Na lumabas, eh. Oh. Kasi, isang araw pa lang, eh. Let's see kung tutuluyan niya, no? Yan, tech warrant. So, up ng 4% pala to, 165 nag-close si Tech Warrant, mga titos and titas. Kung gusto niyo pong suportahan itong ating tambayan, mga titos and titas, pwede ho kayo sa frontseatpatreon.com/titovlogs. No, pwede niyo suportahan ang tambayan natin. At kung gusto pang matuto, meron tayong starter kit. Kung gusto pang matuto ulit ng crypto, meron tayong crypto channel. Yan, yung kabilang tambayan, ayan po yung link. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa Monday sa ating live. As always, trade wisely. God bless you all. Bye!